Good morning, church. Tayo sabay-sabay na magpuri sa ating Diyos na buhay. Sa bawat magang kay ganda, simulang magpuri sa kanya. Itaas ang kamay at umawit na. Sa bawat araw na dumarap, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat kiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri, Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay, Jesus. Sa buhay ko, ika'y umilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Sa bawat magang kay ganda, simulang magpuri sa kanya. Itaas ang kamay at umawit. Sa bawat araw na dumarap, Panginoon, ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat kiti. Mula sa labi kong nagpupuri, mula sa labi kong nagpupuri, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyong may papantay. Jesus, sa buhay ko, ika'y umilos at kumabay. Wala sa iyong may papantay. Salamat. Salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Salamat, salamat sa iyong ginawa. Salamat sa iyong ginawa. Jesus, sa buhay ko ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y umilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ikaw kulay. Wala sa iyo may papantay. Jesus, sa buhay ko ika'y kumilos at kumabay. Wala sa iyo may papantay. Wala sa iyo may papantay. Sa lilim ng kanyang pagmamahal. So.
Online muna ang ating pagsamba sapagkat sa dahilan ng gumulo po ang cases sa ating bayan ng Pampang. Ngunit hindi po mapipigilan ang ating pagsamba. Makaklose man ang mga building pero yung ating pagsamba ay hindi po titigil. Kaya sa umaga nito ay muli tayo po ay sumamba sa ating Panginoong Diyos, sa Espiritu at sa Katotohanan. Buksan po natin sa Psalms 46, verse 1 hanggang verse 11. God is our refuge and strength, every present help in trouble. Therefore, we will not fear, to the thought of the earth gives way, to the mountains they move, into the heart of the seas, though its waters roar in the foam, though the mountains tremble and is swelling. There is the river, no stream may flood me in the city of God, the holy habitation of the Most High. Verse 5, God is in the midst of her, she shall not be moved. God with her in morning dawn. Verse 6, the nations rage, the kingdom terror, he uttered the voice of the earth melts. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is a fortress. Come, behold, the work of the Lord, he was brought desolation on the earth. He made bars, cease of the end of the earth. He breaks the bow and shatter the spear, but the bars of chariots with fire. Verse 10, be still
and know that I am God, I will exalt it among the nation. I will exalt it in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Tayo po sa mandaling manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ito sapagkat kami ay muli sasamba sa iyong pangalan. Salamat Panginoon sa technology na kung saan pa yun magagamit po namin sa aming pong pagsamba, magagamit po namin sa pagpapaabot ng iyong salita. Dalangin po Panginoon sa oras na ito. Nawa Panginoon, patuloy po kaming patubayan, patuloy po kaming gabayan sa kabila Panginoon ng mga kabuluhan, sa kabila ng mga trouble Panginoon na aming kinakaharap ngayon. O Diyos, dalangin po namin na kayo po siyang kumilos at patuloy na kumabay sa bawat isa po sa amin. Dalangin po Panginoon ang lahat po na nakikinig at nanulungod. Dalangin po Diyos na kayo po kumilos at patuloy Panginoon na kayo po siyang tumulong at kumabay sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ni Panginoon ang mga salita. Pwede po Panginoon ang iyong ikot at gagamitin po ninyo pagpalain po ninyo. Ito po kami dalangin sa matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Napakaganda po yung pangako ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa po sa atin. Dito po sa verse 11, sabi po niya, "The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress." So, ang ating Panginoon ay siya po yung ating pong tagapagtanggol. Siya po yung tinatawag doon po sa Matthew chapter 2, chapter 1, verse 24 na Emmanuel. O ibig sabihin ay God is with us. So sa umaga po ito, ang ating pong title ng ating pong pag-aaralan ay In the Times of Trouble, Ask God for Help. Tunay nga po na wala po tayong iba na lalapitan sa panahon ng ating pong kalugmihanan o sa ating pong mga trials o pagsubok sa ating buhay, walang iba na ating pong lalapitan o hihingan po ng tulong ay ang ating Panginoong Diyos. Kapagkat siya po ay nangako sa bawat isa po sa atin na tayo po ay kanyang iingatan, tayo po ay kanyang gagabayan, ang hinihingi lang po ng Panginoon ay tayo po ay lumapit at tayo po ay magsunod sa ating Panginoong Diyos. So, napakaganda na sabi po niya, the Lord of hosts is with us. Amen. Totoo po yan, sapagkat maraming beses na napatunayan po natin ang ating Panginoon ay kumikilos sa ating buhay kung tayo po ay magkakamlamang po ng pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya, ay Diyos naman po ay tutugon sa ating pong mga panawagan sa Kanya. Amen? Sa kabila ng pinagdadaanan po natin na pandemic, sa kabila ng pinagdadaanan po nating trouble, hindi lang po dito sa Bambang, hindi lang po sa Pilipinas, kundi buong mundo. At naniniwala po ako na wala pong iba na tutulong po sa atin at wala pong iba lalapitan po natin kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? So, ang tao po, sa buhay po ng tao ay punong-puno po talaga ng trouble. Sa sabi nga po sa salita ng Diyos, sa Job, chapter 14, verse 1, na pinanganak ang tao, takambal na po niya yung trouble. Okay? Sabi po niya doon na in few days, full of trouble. In few days na nga, full of trouble pa. Amen? So, makita po natin na ito ay hindi bago sa atin. Dahil yan po ang nakatala sa salita ng Panginoon, sapagkat kung hindi po mangyayari ang mga nakatala sa salita ng Panginoon ay ang Biblia po ay hindi totoo. So makita po natin na palapit ng palapit yung tinatawag po na pagparito ng ating Panginoon sapagkat nakikita po natin yung mga signs. Amen? Pero tayo po na bilang isang mananampalataya sa Panginoon, in times of trouble, ask God for help. Napakainam na alam po natin kung saan po tayo lalapit. At sabi nga po dito sa verse 5, amen? Sabi po niya, God is in the midst of her, He shall not be moved. God will help her in mourning gown. So makita po natin dito na talaga ang Panginoon ang siya pong tutulong po sa atin. Amen? Siya po yung ultimate, amen? Yung pinatawag po ng present help. Okay? Hindi po yan na pinagpapaliban. Okay? Present help ang ating Panginoon. Pangalawa, siya po yung tinatawag na powerful help. Siya po yung makapangyarihan. Okay? Siya po yung kapag
lumapit ka ay talagang aasa ka na siya po ay tutungon. Amen? Madalas sa ating mga kapwa-tao, kapag ikaw ay lumapit, kapag humingi ka ng tulong, sabi niya ay hindi ko kaya yan. Okay? Like for example, sa mga nag-aaral, nag-module, lumapit ka sa magpaturo ka, ay hindi ko kaya yan. No? So, dito po natin, God is present help. God is powerful help. Siya po yung talagang ultimate na makakapagbigay sa atin ng tinatawag na saklolo. Siya po yung makakapagbigay sa atin ng tulong. Amen? Hindi lang po siya present help, hindi lang po siya powerful help, kundi ito po yung tinatawag na perpetual help. Siya lang po talaga ultimate, no, na makakatulong po sa atin. Kasi po ang tao is limited. Kung i-compare po natin yung pagtulong ng tao, opo, nakakatulong po siya, pero may hanggang po yun. Pero ang ating Panginoon, kailanman po ay hindi po nagsasawa na tayo po ay kanyang tutulungan. So, present help, powerful help, and perpetual help. Lahat ng ating po kailangan kapag hiningi po natin sa ating Panginoon sapagkat siya po ay perfect. At hindi lang po siya perfect, kundi unlimited. Okay? Hindi po pwedeng limitahan ng Panginoon. Kaya nga po sinasabi po ng salita din po ng ating Panginoon na may mahirap ba sa Diyos? Wala. No? Wala pong mahirap sa Panginoon. Wala pong hindi ba pangyayari ang Panginoon. Amen? So, ang ating Panginoon ay napakaganda na siya po yung lalapitan po natin in times of trouble. Ask God for help. Amen? So, dito po makita po natin maging si David. Okay? Maging si David doon po sa Psalms 121. Na sinasabi po ni David, saan kaya manggagaling ang aking tulong? Saan manggagaling ang tulong? Sabi po niya, no? Ang tulong ay magmumula sa Panginoon. Amen? The help comes from the Lord. Amen? So makita po natin, in terms of trouble, ask God for help. Kaya po, sa umaga po nito, bakit kailangan po natin sa Diyos po tayo lumapit? Why? In times of trouble, ask God for help. Number one, ang nakita ko po dito, kung bakit sa Diyos po tayo humingi ng tulong sa klolo sa mga trouble. Ano ba yung trouble? Kaguluhan. Amen? Yung wala kang kapayapaan. Amen? Lagi kang tuliro. Okay? Trouble in life. Okay? So sabi po niya dito sa verse 1, the God is our refuge and strength. Every present help and trouble. Amen? So, sabi po niya dito, why in times of trouble, ask God for help? Because God is our refuge and strength. Siya po yung refuge, yung kanluman. Okay? Siya yung kanluman at karanasan po natin. Sa lahat ng ating pong nararanasan na trouble in life, okay? Yung problema, no? Ano man yung naranasan po natin problema sa buhay, kagaya po ng mundo natin ngayon, no? Nakikita po natin, no? Ang mundo ay in trouble. Amen? Sapagkat yung pong pandemic, yung pong tinatawag na coronavirus, yan po yung trouble ngayon ng buong mundo o buong tao. Okay? Pero sabi po niya dito, na kailangan po natin mag-aas, kailangan po natin humingi ng tulong saan? Sa ating Panginoon. Because God is our refuge and strength. Siya yung nagbibigay po ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Marahil, ano po, kung makikita po natin, ano, manunod ka ng TV, okay, magbabasa ka ng mga balita sa Facebook, marahil na ikaw ay mapanghihinaan ng loob sapagkat maraming namamatay, maraming natatamaan ng COVID, ano, hindi lang po daan, kundi thousands ang natatamaan po ng virus na yan. So, we are in trouble. So, bagaman ganyan po ang nangyayari, kailangan pa rin po natin yung lumapit tayo sa ating Panginoon at humingi ng kanyang tulong at kalakasan. Sapagkat, naniniwala po ako na kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, palalakasin po niya tayo. Amen? Kung ikaw ay nangihina, spiritual, nangihina, physical, ano po yung dapat po natin gawin? Okay? Marahil ang bawat isa po sa atin dahil wala naman po tayong face-to-face. Okay? So, babalik na naman yung atin pong saya, no? Nandun na yung momentum ng atin pong eagerness sa paglilingkod sa Panginoon. Then, babalik na naman sa tinatawag na GCQ, babalik na naman sa face-to-face. Pero hindi ibig sabihin, kapatid, na tayo po ay manghihinaan ng loob.
Sabi po niya dito, lumapit tayo sa ating Panginoon, humingi po tayo ng kalakasan sa Kanya. God is our refuge and strength. Na kapag tayo po ay nanghihina, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Amen? Physically, ano po yung dapat po natin gawin kapag nanghihina po tayo physically? Kailangan po natin manalangin. Amen? Kapag nanghihina po tayo spiritually, kailangan pa rin po natin manalangin. Hindi lang mananalangin, kundi tayo po ay magbasa ng salita ng Panginoon. Ano po? Kung magbasa ka ng news sa Facebook, okay? Marahil, panghihinaan ka ng loob. Pero kapag nagbasa ka ng salita ng Panginoon, lalakas po yung ating pong pananampalataya. Amen? Ano po ba ninyo na kapag napuno yung ating pong kaisipan ng mga negative? Okay? Sigurado panghihinaan po tayo ng loob. Kaya sabi po ng Biblia, okay, kung naghihina po tayo physical, naghihina po tayo ng spiritual, no? May gamot po dyan. Like for example, naghihina po yung ating katawan. Alam po natin kung ano yung gamot. Okay? Pupunta ka ng hospital, bibigyan ka ng gamot, syempre, ipapainom sa iyo yun. Alam mo yung solusyon. Eh, paano yung spiritual natin? Alam din natin yung solusyon. Alam din po natin yung gamot. Naghihina lang po ang tao yung ating physical kasi hindi po siya kumakain ng tama, nanghihina po niya. Ganon din po sa spiritual. Kapag nanghina po yung spiritual natin, kapatid, marahil, hindi po siya kumakain ng tama. Ano po yung pagkain ng spiritual po natin? Sabi po ng salita ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay ng buhay ng tao, hindi sa bawat salita ng namumutawi sa bibig ng Diyos. So makita po natin, kapatid, na kapag tayo po ay nanghihina sa ating pong spiritual na buhay, nandiyan po yung pagkain ng ating spiritual kaluluwa. Walang iba po yung salita ng Panginoon. Dahil po yung inyo pong ginagawa ngayon, nakikinig po ng salita ng Panginoon, yan po ay pagkain ng ating spiritual na buhay. Amen? At siyempre, pag dumating po yung ating pong face-to-face na pananambahan, tayo po ay umatid sapagkat mapapalakas po yung ating pong spiritual sa pamagitan ng ating pong pagsamba. Amen? Sana nga po, hindi po magtagal yung pong ating online service. Hopefully, God willing, ay babalik din po yung ating pong face-to-face. Amen? Marahil, ang bawat isa po sa atin ay natatakot. Amen? Takot po tayo dahil baka mahawa tayo ng virus, baka matamaan tayo ng virus. Sa Pampanga, tatlo na po ang namatay na pastor, natamaan po ng COVID. Sa Maynila, isang po na po sila, natamaan po ng COVID, patay po sila. So, hindi po tayo exempted. No po? Pero ang maganda po dito, pag tayo po ay pinanghihinaan, at tayo po ay may kasuliranin trouble in life, may isang Diyos na pwede po natin lapitan. At tutugon naman po ang ating Panginoon. Amen? Kahit na matamaan ka ng virus at ikaw ay mamatay, hindi naman ibig sabihin na yun ang katapusan. Amen? Mamaya, dadin po natin yan. So, hirap po natin yung sitwasyon sapagkat kagabi may nag-announce, okay, lalabas, sabi na, okay, ikot sila, na-stay lang sa bahay. No, tama po yun. Pero hindi ibig sabihin na doon na lang po tayo sa bahay. Amen? Kagaya po yung ngayon, praise God, dahil tayo po yung pagkakataon na mag-share ang salita ng ating Panginoon. So, in times of trouble, ask God for help because God is our refuge and strength. Siya po yung kandungan natin, siya po yung kalakasan po natin. Amen? So, kapag nagbasa ka ng Bible, ang espiritu mo ay lalakas. Malilesen yung fear mo, o mawawala yung fear mo, mawawala yung takot, hindi mapapalitan po yan ng courage, at mapapalitan po yan ng tapang. Amen? E paano kung naghihina po yung ating mental? Okay? Kasi po, ang naghihina po sa buhay ng tao, physical, mental, spiritual, at yung tinatawag na emosyonal. Apat po yan. Marahil, ano po, alam po natin yung solusyon doon po sa spiritual at sa physical. E paano po yung mental? So, sa ating pong kaisipan, pinanghihinaan po tayo ng loob sapagkat kung itignan po natin ang survey, ay pataas ng pataas yung pong cases na natatamaan po ng virus. So, kapag napuno daw po ng mga negative, napuno daw po ng takot ang ating pong kaisipan, lahat po ng ating buhay ay mapupuno po ng takot talaga. Pero may sinasabi po din po ang salita ng Panginoon na ano daw po yung kailangan po nating isa-isip, ano po yung ating kailangan ilagay sa ating pong kaisipan. Yan ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito po sa Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brothers, whatsoever true, whatsoever honorable,
whatsoever just, whatsoever pure, whatsoever lovely, whatsoever commendable, in there of excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. So makita po natin, kapatid, na imbis na punuin po natin ng mga negative thoughts, yung ating pong mental, ay punuin daw natin yung mga sabi po na dito, na ito po yung ating pong ilagay sa ating isipan. Imbis na tayo po ay magulukanan, tayo po ay matakot, no? Nangihina po yung ating pong mentalidad, punuin na lang po natin yung mga bagay na kapuri-puri, sabi niya, bagay na banal, okay? Kaaya-aya, mabuti, sabi po niya, yun po ang ilagay po natin sa ating pong kaisipan. Sapagkat naniniwala po ako na kapag ang ating pong kaisipan ay mapupuno yan ng mga bagay na magaganda, nagre-reflect po yun sa ating pong buhay. Amen? Tignan po nyo yung tao na sa isip po niya laging takot. Makikita mo talaga, takot talaga yung takot talaga yung nalabas sa kanyang aura. Okay? Yun po talagang magpamanit sa kanya. Imbis na isipin po natin, takot tayo. Imbis na isipin natin, baka matamaan tayo ng COVID. Isipin po natin, no? My God is good. My God is care. My God is helper. Okay? My God is supplier. Dapat yung itanin natin sa ating isip. Okay? Hindi po yung takot. One time, ang ating pong Panginoon ay pupunta po sila sa tabi ng ibayo. At inauna po niya yung kanyang mga alagad. At inabot po sila doon ng madaling araw. Dahil pasalamat po yung kanilang sinasakyan na pangka. Pero sumunod ang ating Panginoon sa kanila at nagunan po sila at natapot. Okay? Sinabi ng ating Panginoon, be courage. It is I. Fear not. No? Huwag kang matapot. Ako ito. So makita po natin na sa panahon na tayo po ay naguguluhan, sa panahon na tayo po ay may problema, may malaking Diyos na pwede po natin hingihan ng tulong. Amen po. So, in times of trouble, ask God for help because God is our refuge and strength. Number two, in times of trouble, ask God for help because He is our rock and shield. Maalala po rin yun sa Matthew chapter 4, chapter 7, verse 24 to 28, na may dalawang tao po dyan, na yung isa ay nagtayo ng kanyang bahay po sa ibabaw ng bato. Nang bato na yon, sabi po niya, yung bahay represent yung buhay natin, yung rock represent yung ating pong Panginoong Yesus. So yung buhay po natin, nakaugnay, nakapundasyon sa rock na yan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Dadaan man yung bagyo, dadaan man yung kaguluhan, dadaan man yung problema, mananatili ka na tayo. Amen? Pero kung yung buhay mo, yung bahay mo, tinayo mo, sabi niya, doon sa buwanginan, okay? Dadaan yung bagyo, syempre, yan po ay soft, yan po ay malambot, dadaan yung hangin, dadaan yung bagyo, tubig, o magsisipo yan. Amen? At mawabasak yung bahay, represent ng buhay natin. So, sabi po niya dito, because He is rock and shield. Alam po natin na ang ating Panginoon, siya po yung kailangan magiging pundasyon ng ating buong mga buhay. Amen? Deuteronomy chapter 32, verse 1 hanggang verse 4. Give ear, O heaven, I will speak, and let the earth hear the words of my mouth. May the itching drops of the rain, my speech, distill and as the dew, like the gentle rain upon the tender grass, and like the shower upon the herbs. For I will proclaim the name of the Lord, ascribing greatness to our God. Verse 4, the rock, okay, the rock, His work is perfect, for all His ways is justice. A God of faithfulness and without iniquity, just and upright He is. So makita po natin dito, yung word na rock po dyan ay big letter, yung letter A. So ibig sabihin, hindi lang po yan ordinary na rock, kundi represent na yung ating Panginoon. Sabi po niya, the rock, His work is perfect. So, in times of troubles, ask God for help because He is our rock and shield. Siya po yung ating pong protector or protection. Okay? Kaya nga po, ito po yung napakainam sa kapanahunan po natin na lagi po natin hinimit yung pong protection ng ating Panginoon kasi hindi po tayo exempted sa karamdaman. Pero huwag po tayong matakot, sabi po niya, because God is our rock and shield.
siya po yung nagpro-protekta po sa atin. Amen? Doon po sa Jeremiah chapter 17 verse 7 na sabi po niya doon, mapalad ang tao na sa Diyos na pitiwala. Amen? Kaya na po, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay nakatungtong sa bato, nakatungtong po tayo sa pundasyon na walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos, at siya po yung ating pong tagapagsanggalan. Siya po yung ating pong protection. Amen? Maging doon po sa Genesis chapter 15, verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision. Sabi po niya, "Fear not, Abraham, I am your shield. Your reward shall be very great." Amen? So, hindi lang po siya rock, kundi siya po ay shield. Napakaganda po yung pangako ng ating Panginoon. No po, kasapagkat puutusan po si Abraham, pupunta po doon sa lugar na kung saan hindi po niya alam, hindi po niya kilala, hindi po niya napuntahan pa. Humingin po ang ating Panginoon at alam po natin, we are the son of Abraham. Okay, kailangan yung anak na ng pangako, okay, hindi po yung curse, okay, kundi yung pong anak ni Sarah, okay, hindi po ni Hagar, okay, dalawa kasi ang anak ni Abraham, kaya pagkasabi, anak ako ni Abraham, sino anak? Okay, yung si Isaac o si Ismael, okay, son of promise o son of curse, kailangan alam natin yan, sana po ay son of promise po tayo, amen? So sabi po niya, yung pinangako kay Abraham, okay, ay tatamasahin din po natin. So, napakaganda po na ang salita ng Panginoon, kaya patuloy po natin pinagbubulay-bulayan, sapagkat ang salita ng Panginoon, ito po yung magdidirect sa bawat isa po sa atin. Ito po yung magpapatatag sa atin. Ito po yung mag-i-encourage sa bawat isa po sa atin. Amen? So, gaano man kaganda yung sinasabi ng tao, pero mas maganda pa rin po yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ano man, gaano man kaganda yung pangako ng tao, pero piliin pa rin po natin yung pangako ng ating Panginoon Diyos. Kasi po ang pangako ng tao, minsan ay napapako. Ang pangako ng tao, minsan po ay nagbabago. Pero ang pangako ng Panginoon, sapagkat sabi po niya, He is a just. Siya po ay just, perfect. Okay? Hindi po siya marunong magsinungaling. Amen? Hindi po nagbabago yung, hindi po babago-bago yung kanyang isip. Kapag sinabi po niya, gagawin po niya. So, sabi po niya, He is our rock and shield. So, in times of trouble, ask God for help because He is our refuge and strength. Pangalawa, because He is the rock and shield. Pangatlo po, pinapatunayan lang ng ating Panginoon, ano man yung kalagayan po natin, ano man yung magiging situation natin, ang Panginoong Isus, ang ating Panginoong Diyos, He is our rewarder and He is the source of everything. Siya po yung magsusuplay ng ating pangangailangan. Amen? Marahil katatakot po tayo, okay? Dahil may mga payables tayo, mga mabayaran po natin. Sabi po niya doon po sa Philippians chapter 4, verse 19, one of my favorite verses, sabi po niya, "But God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." So sabi po niya doon, God shall supply all, hindi po some, hindi po few, kundi all your needs. Amen. Ang kailangan lang po ay mabigyan po natin ng panahon ng ating Panginoon, mabigyan po natin ng oras ang Panginoon, mabigyan po natin ng paraan ang ating Panginoon. Kaya sinasabi po niya, na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Napakaganda po na hindi po natin makakalimutan ang ating Panginoon sa panahon ng trouble, sa panahon ng kaguluhan sa ating buhay. May isang Diyos na pwede po nating lapitan, may isang Diyos na pwede po nating tawagan na kailanman hindi po siya mahirap pagilapit. May mga tao po na madaling lapitan, pero mahirap hanapin. Okay? Opo, may madaling lapitan, pero mahirap hanapin. Okay? Marami po yan. Kaya napakaganda na kilala po natin talaga ang ating pong Panginoon. Kilala po natin talaga yung ating pong pinaglilingkuran. Amen? Huwag tayong matakot na mag-lockdown. Huwag tayong matakot na mag-GCQ. Kasi naniniwala po ako, God is with us. Yan po ang pinangako ng ating Panginoon. Sabi po niya dito, no, the Lord of hosts is with us. Ibig sabihin, Emmanuel, God is with us. Kailan po naman po tayo pinabayaan ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, I will never leave you, nor forsake you. Tanong ko po sa bawat isang, sa bawat isang po sa atin, sa mga nakikinig, sa mga nanonood, kailan po natin nakita nagkulang ang Panginoon sa ating buhay? Amen. May kanta nga po eh,
kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo, no, biyaya ng Panginoon ay laging nakalaan sa bawat isa ko sa atin. Amen? So, ang Panginoon, huwag po tayong panghinaan ng loob. God is with us. He is our refuge. He is our rock and ship. He is our rewarder and source. Amen? Kung kilala lang po talaga natin ang ating Panginoon, hindi po tayo magagamba. Hindi po tayo natatakot. Amen? Kasi kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. Ang kanyang pangako sa atin ay patuloy po niyang ginagawa at patuloy po niyang pinapatunayan na I will never leave you nor forsake you. And sa verse 10, sabi po niya, doon po sa ating kong binasa kanina, sa Psalms chapter 46, verse 10, sabi po niya, be still and now and know that I am God, I will be exalted among the nation, I will be exalted on the earth. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our fortress. Praise God. Kung in times of trouble, ask God for help. Napakainam na sa Diyos lamang po tayo magsabi, na sa Diyos po tayo magsumbong, sa Diyos po tayo lumapit. Okay? Because God, He is our Redeemer and Savior. Okay? Hindi lang po siya nagbibigay ng katatagan at kagnungan o kalakasan. Hindi lang po siya yung ating shield, hindi lang po siya yung ating rock, hindi lang po siya yung rewarder, yung source, kundi He is our Redeemer and Savior. Amen? Ito yung sinasabi ko kanina, na kahit na matamalan ka ng COVID, kahit na mamatay ka sa COVID, hindi ibig sabihin na yun ang katapusan ng buhay mo. Kasi sabi ko niya, He is a Redeemer and Savior. Ibig sabihin, ano man yung mangyayari sa atin, kapatid, okay? Dahil ang lahat naman talaga ng tao ay mamamatay, dyan naman po talaga pupunta. Okay? Pero unang-unahan lang yan. Amen? Pero hindi ibig sabihin na katapusan na po natin yun. Kasi tayo po ay niridim ng Panginoon. Ibig sabihin, pupunta ka hindi doon sa pagdurusa, pupunta ka hindi doon sa dagat-dagatang apoy kasi niridim ka na, save ka na, tinubos ka na ng Panginoon. Ano man ang mangyari sa atin, kapatid, God is Redeemer and Savior. Malapit na naman po ang April, malapit na naman po ang tinatawag po natin na araw. Okay? At makita na naman po natin, maririgay na naman po tayo na sa pamagitan po ng kamatayan ni Jesus doon po sa cross, sa pamagitan ng kanyang dugo, na siya umabos at tumubos sa ating mga kasalanan, tayo po ay nangaligtas. Amen? Marahil po ano, ang hirap no? Kung paano po natin malalampasan, kung paano po natin may tatawid ang ating pong panahon dito po sa pandemic na ito. Pero naniniwala po ako na sabi lang, manatili lang po tayo, be still in God. Manatili lang po tayo sa pangako ng Panginoon, manatili po tayo sa paglilingkod, manatili po tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Marami man po tayong mga problema, marami man po tayong kaguluhan sa ating buhay. Ito po yung una po natin gagawin. Imbis na tayo may magpanik, imbis na tayo may matakot, number one, just relax. Amen? Just relax. Sabi po ng ating, ating pong Panginoon, no? Just believe. Ibig sabihin ng just believe, relax ka lang. Amen? Relax ka lang kasi nandiyan ang Panginoon. Eh, kasama mo ang Panginoon. Pinapangunahan ka ng Panginoon. Ginagabayan ka ng Panginoon. Amen? Sabi po ng Bible, Romans chapter 8, verse 31, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ang panig sa atin, sinong laban sa atin? Amen? So, just relax. Okay? Hindi po yung relax na tayo po ay wala nang gagawin, kundi relax ka lang. Punuin mo ng mga pangako. Yung isip mo ng pangako ng Panginoon. I-encourage mo yung sarili mo sa pamagitan po ng salita ng Panginoon na tunay nga ng Panginoon ay hindi na pababayaan ang Panginoon ang mag-provide ng aming pangangailangan. Wala na naman po, wala na naman ng trust po. Okay? Tinigil na naman po yung pamamasada ng chip. No? Sa ating pong terminal, kagabi, nanonos po nila, pansamantala, wala na po ng operation yung ating terminal. No? Marahil po yung mga nagtatrabaho po sa mga ibang lugar, sa Bayo, sa Solano, namumroblema po sila. Marahil pipigil na po sila. Marahil na paguguluhanan, magkakaroon na naman ng kaguluhan sa ating mga kaisipan, kung saan naman po tayo kukuha ng pang-araw-araw po natin. Just relax. Sabi po ng Bible, just believe in Jesus. Ibig sabihin, relax lang po tayo because God is with us. Amen? Number two, sabi po niya dito,
hindi lang po tayo mag-relax, kundi rest in Him. Rest in Him, hindi po yung rest in peace. Rest in Him, sabi po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28. Sino man ang nabibigatan, sino man ang napapagal sa kanyang pasanin, ibig sabihin, lahat ng problema, nabibigatan, sa kanyang pasanin, naguguluhan, sa kanyang pasanin, sabi po niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahinganan, sabi ng ating Panginoon. So ibig sabihin, rest in Him. Alalahanin po natin yung mga pangako ng Panginoon. Alalahanin po natin yung po mga sinasabi ng ating Panginoon. Okay? Maraming mga pagkakataon, yung mga noong na mga Kristiyano, mas mahirap pa yung kanilang mga naging kalagayan kasi uhuliin sila at papatayin. Amen tayo po. Pwede na lang po tayo sa bahay para hindi po tayo matamakan ng virus. No po? Sabi nga po ng isang kapatid ng prayer meeting, praise God kami kahit na nagkaroon ng pandemic, hindi lang nagkaroon ng war. Hindi lang po nagkaroon ng gera. Kasi mas matindi po yun pag gera. Amen? Naalala po natin, pag nanonood po tayo ng mga movie nung panahon po ng mga Hapon, napakahirap po yung kanilang mga naging kalagayan. Okay? Hindi po sila talaga makakalabas, hindi po sila makakabili ng kanilang pagkain. Ang kanilang tinitirahan, maghuhukay po sila doon po sa ilalim ng lupa. Doon lang po sila, iintayin po nila na hanggang matapos yung gera. E tayo po, hindi pa ganun po yung nagiging sitwasyon natin. Kaya sabi po niya, praise God pa rin. Kaya nagkaroon po ng pandemic. Pero praise God pa rin talaga kasi may isang Diyos na pwedeng tumulong po sa bawat isa po sa atin. So just relax and rest in Him. And pangatlo, rely on Him. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Amen. Mag-rely lang po tayo sa ating Panginoon. Noong ang mga Israelitas po, may kalaban po sila, may mga sumasakop sa kanila. Ano po yung ginawa po nila? Ang ginawa po nila ay nag-rely lang po sila sa ating pong Panginoon. Amen. 2 Chronicles chapter 13, verse 18. Sabi po niya, those men of Israel were subdued at the time, and the men of Judah prevailed. Ayan, prevailed. Because they relied on the Lord, the God of their fathers. Amen? They relied on the Lord kasi talagang sila po ay isusubdusin po, isasakupin. Pero nagtiwala po sila sa ating Panginoon at ano po nangyari? Pinagtanggol po sila ng ating Panginoon. Rest in Him. Relax. Just relax. And rely on Him. At pangapa, reach out Him. Reach out Him. Amen? Because He is a Redeemer, He is our Savior. Sa Jeremiah 33:3, no? Sabi po niya doon, call unto me and I will answer you. Ibig sabihin, search out to Him. Lagi kang tumawag sa Panginoon kasi ang ating Panginoon ay reachable. Amen? Anytime, ang Panginoon ay reachable yan. Hindi kagaya po ng mga tao na kung minsan ay hindi na po sila manage. Amen? Hindi na po sila maabot. Okay? Pero ang ating Panginoon, Almighty God, powerful God. Amen? Sabi po niya ay patuloy na siya po ay reachable. So, patuloy po tayo na mag-ask ng help sa ating Panginoon. Higit sa lahat, sa ating pong panahon ngayon, nawa ang bawat isa ay sa pananatili po natin sa ating mga tahanan, lagi po natin hilingin din po ang tulong at pagpapagaling ng ating Panginoon sa mga natamaan po ng virus na ito, COVID-19. Okay? At nawa ang Panginoon ang patuloy po nating lakitan, ang Panginoon ang lagi po nating hingan ng tulong. So, magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. I hope and I pray na ang salita ng ating Panginoon sa umaga nito ay nakapagbigay na encouragement, kalakasan ng ating po spiritual na buhay at hindi lang po sa ating spiritual na buhay kundi sa pang-araw-araw na ating pong buhay. Sabi po niya, in times of trouble, ask God for help because He is our refuge and strength, because He is rock and shield, He is our rewarder and source, and He is our Redeemer and Savior. And just relax and rest in Him. Amen. And rely on Him. Amen. Yung pangaka, yung pong reach on Him. Lagi po natin siyang tawagin. So, God bless po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin.
Aming Diyos, salamat po sa Panginoon. Walang kaming ibang hinihingan ng tulong kundi ikaw lamang sapagkat sinabi po ni Panginoon sa iyong mga salita na kayo po Diyos yung makapangyarihan na Diyos walang mahirap sa iyo. Kaya ka po Panginoon kasi po ay patuloy na lumalapit at humihingi ng tulong. Panginoon Diyos, dalayin po namin Panginoon yung mga tao, mga kapatid po namin na natamaan, natapuan ng virus. Lord God, I pray my God na Panginoon, Panginoon na iunat po ninyo yung mga kapangyarihan kamay at sila Panginoon ay abutin at mga Panginoon. Sila po Diyos ang makaka-recover, sila po Panginoon ay patuloy na gagaling, sila Panginoon ay patuloy na makakalampas Panginoon sa anumang pong problema, anumang pong karamdaman sa kanilang buhay Panginoon. Lord, pinadalayan po Panginoon na nawa po Diyos ang bayan po ng Bangbang, Panginoon ay patuloy po yung hawakan, dalayan po namin yung mga namumuno, Panginoon ay patuloy po sa bigyan ng kalakasan, bigyan po sila Panginoon na physical strength Panginoon, nawa po Diyos patuloy bigyan Panginoon ng wisdom, ng knowledge, ng patuloy Diyos na kasangkapanin po siya ng Panginoon na magpatupad po kung ano po yung mabuti at tama dito po sa bayan. Lord, dalayan po ang Pilipinas, Panginoon na patuloy po yung humakan, patuloy po yung bigyan Panginoon na kapayapaan po sa bawat isa. Dalayan po Panginoon na bigyan po kami ng katatagan at kalakasan Panginoon. Lord, pagpalayan po ng Panginoon ang bawat kahanan, bawat mananampalataya na nakikinig, Panginoon, nanunod sa iyo po sa mga salita ng Panginoon sa umaga nito, dalayan po Panginoon Diyos na patuloy po kami lukuban ng iyong buong banal na lubog at patuloy po kami ilayo Panginoon sa mga puri ng karamdaman, especially Panginoon sa kumakalat na virus. Salamat Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tayong sa iyo lamang. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa bawat isa po sa atin. Happy Sunday!